Hindi ako iyak. Wait. Okay, joke lang. Stepfather ko. Wait lang. Diba, nakwento ko before na nung 1-year-old ako, namatay na si Papa. Ayun, parang bata pa lang ako, hindi ko na na-feel na magkaroon ng father. Kasi 1-year-old ako nung namatay si Papa. Tapos, laging kinikwento sa akin ni Mama na favorite daw niya ako kasi ako yung isang, mag-isa akong babae na anak niya. So, parang sabi niya nung buntis si Mama sa akin, sabi niya, alam niya na agad na babae yan. Tapos, pinangalanan niya ako, yung nickname ko Chuchay, sabi niya, yan si Chuchay, alam ko babae yan paglabas niya. Tapos, nung pinanganak ako ni Mama, sobrang saya niya daw na kwento niya agad sa kapitbahay namin na, ang ganda ng anak ko, ganun-ganun. Parang, nung kinikwento sa akin yun ni Mama, parang ang saya sa feeling na kahit hindi ko siya nakasama, kahit wala akong maalala na parang memory niya, memories, nakasama ko siya, na-feel ko na mahal niya ako, ganyan. Isa yun, sobrang bait ni Papa, as in, yung mga kwento ng mga kapitbahay namin, yung mga kwento ng kaibigan niya, na kahit wala kaming pera, kahit walang-wala na kaming makain, kapag may lumapit sa kanya na humihingi ng tulong, tutulungan niya kahit na kami, wala na kami makain, ganun. Sobrang bait ni Papa. Gusto ko sana na mas makasama pa siya hanggang lumaki ako. Every time na magkakawad kasi ako, honor student ako since elementary. Tapos kapag nakikita ko yung mga kaklase ko na father nila yung nagmamarcha sa kanila sa stage, naiiyak na lang ako kasi sabi ko na may Papa din ako na ganun. Ano yan? Papa kasi, ano siya, sa talyer, yung trabaho niya parang nag-vulcanize, gano'n. Tapos sabi ni Mama one time, niyaya siya nung amo niya na inom sa isang bar. Tapos hindi alam ni Mama na yun na yung last na time na makikita namin si Papa. Kasi that time, inaway niya pa si Papa kasi gabing-gabi na, tapos sabi ni Mama, huwag ka nang sumama kasi gabi na, hindi pa kumakain sila. Sila Chucha, hindi pa kumakain sila Iron, yung mga kapatid ko, yung dalawa kong kuya. Tapos that time, buntis si Mama sa pang-apat namin kapatid. Nag-away pa sila before, tapos hindi alam ni Mama na ayun na pala yung last na makakasama namin si Papa. Ayun. 8-9 ako. Tinanong ako ng teacher namin. Meron bang times na na-question ko si God? Meron. Sabi ko, tinanong ko si Lord. Lord, bakit ang aga mo namang kinuha si Papa sa amin? Sa dinami-dami ng masasamang tao, yung mabait pa. Ang bait-bait ni Papa sobra. Alam ko, sobrang bait yung tao. Tapos bakit siya yung una mong kinuha? Hindi mo nga lang binigyan ng chance na makasama ko siya kahit konting panahon. Alam kong mali na question yun si Lord. Ang nagawa ako. Pero, ngayon, sad ko na nawala na talaga siya kasi parang tapos na yung mission niya dito sa lupa. Parang, kasi diba hindi naman natin hawak yung life natin. Anytime, pwede kang kunin ni Lord kung gusto niya. So, ayun, sana ngayon, so proud siya sa akin kasi, ayun, diba, ang ganda-ganda ko. Tapos, eto, stepfather ko. Nung nanganak si Mama sa pang-apat naming kapatid, wala siyang kasama. Ang kasama niya lang bumuhay sa amin, yung lola namin, yung mama niya.
Tapos nag-OFW siya nung grade 4 ako. So naiwan kami sa bahay ng nanay ko, sa mama niya. Tapos yung mga pinsan ko yung nag-alabi sa amin, yung nagturo sa amin, yung nag-ahatid sa school. Parang ganun, parang hindi namin na feel na meron kami parents. Pero alam namin na mahal nila kami. Alam namin na supportado sila sa amin, na proud sila sa amin. Tapos nung nag-OFW kasi siya, si mama, parang nagkaroon siya ng boyfriend doon, tapos nabuntis siya ang lima naming kapatid. So, umuwi siya ng Pilipinas. Kauwi niya, doon yung nakilala itong stepfather namin. Mabait siya kasi that time, nakikitira kami sa bahay ng tita namin. Tapos kapitbahay namin to. Tapos parang, kinukuha niya yung loob namin na magkakapatid. Parang sinasabi niya, child, ka dito, libre kitang fishball, ganyan-ganyan. Tapos, ayun, pero, parang hindi ko na-feel. Parang wala pa rin akong papa. Ganun. Hindi ko ma-feel na meron akong papa kahit na may stepfather naman ako. Kasi parang, kasi may anak din sila ni mama. Yun yung bunso. So, parang ang focus niya lang is yung sa anak niya. Ganun. Nakasama namin siya sa bahay. Sa Tagaluto namin, no? Pumafeel pa rin na may papa ako, kaya ang tawag ko lang sa kanya, tito. Hindi ko siya matawag na papa. Every time tinatanong ko, bakit tito yung tawag ko? Sinasabi ko, parang hindi ko naman kasi papa. Parang weird lang yung stepfather ko siya. Oo, pero hindi ko ramdam na nagiging papa siya sa amin kasi yung focus na lang dun sa anak niya. Pero tinutulungan niya kami kapag sa pag-aaral namin. Minsan kapag may hindi ako alam sa isang subject, ganyan, tinutulungan niya kami. Ayun lang, parang hanap pa rin ako ngayon ng, kumbaga, gusto ko pa rin ma-experience na magkaroon ng papa. Yung asin talagang ituturing kang anak, kasi parang wala. Parang ngayon, may mama ako, may stepfather ako, pero parang wala akong papa talaga. Tsaka sa family namin, hindi kami close, hindi kami emotionally personally close, hindi kami physically close. Hindi kami nagyayakap, hindi kami nasasabihan ng I love you, I miss you, ganyan. Wala, as in parang, oh, may pamilya ako, masaya kami, pero parang yung feeling na parang wala, parang feeling na mag-isa ka lang. Mas close ko pa yung pinsan ko kaysa sa kanila. Mas nakakapagsabi pa ako ng problema sa pinsan ko kaysa sa kanila. Ayun lang. Parang mahal ko silang dalawa pareho. Sana one time, ma-feel ko din na ako ng stepfather ko. Sana buhay ka kasi. Ayun. Diba? Si Kuya Kismar. Diba? Sabi ko.